doon natin, ibigay natin sa Panginoon. No? Dahil sa kabila na nun, kahit na humarap ka sa consequences, kaya mong tumayo. Kasi yung pag-amin talaga sa kasalanan, pinaka-importante yun sa harap ng Diyos. Dahil alam niya, kilala niya na mahina tayo, galing tayo sa, ano, sa lupa, sa alabok. Ang gusto lang ng Panginoon, maging totoo ka sa harap niya. Yun lang, wala nang ibang hinahanap ang Diyos eh. Alam niya na lagi tayo nagkakamali dahil nandito pa tayo sa laman. Pero maging totoo tayo sa harap ng Diyos. Amen? Nakuha natin? No, ganun po yung buhay ni David. Sa pagkatao ni Jesus, dinhi sa kalibutan, mausap kini ang prinsipyo nga iyang isunod. Miingon siya, surtihan ko kamo ang anak, wala maghimo sa iyang kaugalingon, nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. So, impuhay natin nung naka-align na tayo sa Diyos, huwag na tayong bumukas pa ng ibang pintuan para doon dadaan. Dumiretso na tayo dahil yun na ang daan na binigay sa atin ng Diyos. Ang problema ngayon ng mga Kristiyan, lalo na mga kapatid itong YouTube na ito, social media na ito, malimit tayo, madiskarin. Alam ba niyo, sasakyan ng madiskarin, ano mangyari? Gumugulong po. No? Buti lang, pag di ka maipit, pag maipit ka, sorry na lang. No? So, ganito si Jesus sa John 5 verse 19. Oras na. John 5 verse 19. Dito, hanggang dito lang muna tayo. Sa sunod, diretso na tayo dito sa ano natin. Matapos na ito sa ano. Sige, pakibasa. Pakibasa ka dyan ang meron. Nandiyan na. 1:5-19. Doon sa pulong. Usang miingon si Jesus kanila, sapagkat tinuod, sultihan ko kamo nga ako nga anak sa Dios, wala gayoy mahimo kung ako lang. Dili kun unsa ang akong nakita na gibuhat sa akong amahan, mausab ka na ang akong buhaton. Usab kun unsa ang gibuhat sa akong amahan, mausab ka na ang akong buhaton, isip ka na. Praise God. Kung ating tanda si Jesus na mismo, no, nagsalita na hindi siya gumawa ng sarili niya kundi naaayon lamang sa kagaluhan ng Diyos Ama. Now, dahil doon sa pagiging masunurin niya sa Ama, nagkaroon po ng transparency yung power po na kung ano yung power ang galing sa Ama, naroon sa Ama ay yun po yung power na sa anak. Bakit? Nagkaroon po sila ng alignment eh. Tulad ba ng isang tangke na malaki ng tubig, si Jesus po yung nagiging ano, daluyan ng tubig na yun. Kapag pinakinggan mo ang sinasabi ni Jesus, hindi mo si Jesus ang pinakinggan mo, tinanggap mo kundi yung ano, rekta mula sa Ama. Ngayon, pagka hindi sinalungat mo yung sinabi ni Jesus, ay salungat ka doon sa power ng Diyos Ama. Kaya hindi mangyari yung mga kababalaghan na nais mong makita at malaman. So yun po, nasa atin din po, kaya sabi ni Jesus nung pinahayo ng mga ano, ng kanyang mga alagad, ano sabi, natuwang-tuwa sila. Dahil sa pangalan mo, napalayas namin ang mga demonyo, di ba? At napapagaling pa namin yung mga may sakit. Sabi ni Jesus, nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit. Ano ba hindi langit na sa third heaven? Yung nasa kalawakan, nahulog, sabi niya, second heaven po yung tinatawag doon, pangalawang langit. Yung po ang mga, ano, ng mga demonyo. Nahulog. Ibig sabihin, talunan sila, no? Ngunit, sabi niya, huwag kayong matuwa dahil napalayas na sumunod sa inyo ang mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ko. Kundi matuwa kayo dahil yung pangalan nyo nakasulat sa aklat na buhay. Yung pong pinaka-importante doon eh.
Kasi marami nagpalayas ng pangalan ni Jesus ng mga demonyo, pero hindi kilala ni Jesus. Saan natin mabasa yan? Mateo 7:21. Hindi na pala, ay, nakapala, gumaling nga yung may masakit, napalaya sa mga demonyo, pero pagdating sa oras ng pag-ukom, anong sabi ni Jesus? Umalis kayo. Hindi ko kayo kilala makapaggawa ng kasalanan. So yung authority na yan, huwag natin pagmamalaki. Dahil hindi atin yun. Ginawa ka lang, kung ano bagay, ginawa ka lang, yung salbabida, yung time na yun. Pero pag, kahit ikaw mismo, na ginamit ng Diyos para maligtas sa isang kaluluwa, pagkapag hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, wala kang kwenta sa harap ng Diyos. At hindi mo naman kagagawan yun eh. Kagagawa ng Panginoon yun. Holy Spirit ang gumawa ng ikaw. No? Kumbaga sa ilaw, reflector lang tayo. Wala kang buhay. No? Wala kang sarili. Reflect, umiram ka lang ng ilaw para mag-letter ka. Anong itawag reflector? Tayo isang mga reflector lamang po. Sino tayo magmalaki? May oras po na mawala yung reflector na yun. Bakit? Kumupas yun. Pag kumupas yung reflector na yun, pag daan ng ilaw, hindi siya magbibigay ng liwanag. Ganun po tayo kapag hindi tayo manatiling tapat sa Diyos. Mawawala po yung authority na nasa atin. So huwag natin abusuhin. Kailangan lagi tayong nakakonect sa authority ni Jesus. Delegated authority. Sino po yung delegated authority natin dito? Si pastor? Yan do. Pag masaktan ang puso na ating pastor dahil sa ginawa natin, si Jesus po ang una nating sinasaktan. Nakuha ba natin? Naintindihan ba natin? Kaya dapat maging tapat tayo sa Diyos. Kung ano yung mali natin, kung natin kahiya, pagkikahiya mo, parang natutuwa si Satan, parang kinampihan mo si Satan. Sige, umiwas ka dyan dahil mabisto ka na, mabisto na naman yung ginagawa ko. Ganun si Satan eh. No? Kaya, pagka makasalubong yung isang tao na medyo may gawa kang hindi maganda, nahihiya ka. Hindi ka galit. Pero di mo kaya siyang titigan. Ganun si Satan. Pag nakasalubong yung mga delegated authority, mga ganyan yan. Di niya kaya tingnan ang mata ng isang anak ng Diyos dahil sabi ni Satan, sabi ni Emmanuel, yung si Amos, napakasilaw, sakit sa mata. At saka yung demonyo na sa loob niya, tatalunan, hindi niya raw kaya. Kaya sibat talaga siya, hindi niya, kilala ko ang tunay na Kristiyano, lagi may dalalang Bible. Ano po yung dalalang Bible? Hindi po yung literal. Yung puso, punong-puno ng authority, ng power. Word of God. Eh, bawat labas sa bibig niya, sabi niya, apoy. Pag binanggit niya sa pangalan ni Jesus, lumalabas yung apoy. Ganun ka, powerful ang mga anak ng Diyos. Kung alam lang ng mga Kristiyano, walang mabakslay daw, sabi ni Amos. Pero kami lang ang nakakaramdam nun. Hindi nila alam yun. Nasasaktan kami. Pero pag sinabi, tinatabo ng korban na nandugo ang buhay ni brother, wala din sila masasaktan, hindi din sila makalapit. 50 meters away. Pag ikuman mo sa pangalan ni Jesus, itong paligid na ito, binabalutan ko ng banal na dugo ni Kristo Jesus. Hindi sila makalapit. Nagantay lang daw sila ng lumadaan ng mga unbeliever para gamitin nila, para makuha nila yung tao kasama nila nasa tunga, nakalagit na ng mga born again. Para pag may labas daw, makuha nila agad, ma-rescue nila. Hindi sila makapasok eh. So ganun ganun ang authority na sa atin. Ipagpalit lang ba natin yung sa mga walang kabuluhan ng mga pag-uugali? Pagpalit lang ba natin yung ni Satan sa atin para malayo tayo sa Panginoon? Huwag natin gawin 'yon. So dito si Jesus, dito na tayo generasyon ni Jesus. Kung ano po yung nakita natin kay Jesus, yung dapat ang sundin natin. Huwag natin gamitin ang Word of God para takpan yung sarili natin, yung mga kahihiyan na gawa natin. Kumisan sa, bakit hindi ka ba nagkakamali? Di ba? Pagka binagsabihan mo pa isang kapatid, sasabihin, imbis na magsisi siya, bakit ikaw rin ba? Hindi ka ba nagkamali? Parang ganun si Satan eh. Pero sa biyaya ng Diyos,
pinuturoan tayo dito para tayo matuto. Hindi naman sinabing ako rin dito na nakatayo ay wala rin ganung ano, kahinaan. Lahat tayo. Ginamit ako dito ng Panginoon, ako ang unang natamaan dito. No? So, dalayo ng Diyos at oras na tumayo ang lahat. Tayo manalangin. Praise God. Purihin ka, O Diyos. Lord, maraming salamat sa oras na ito, O Diyos, napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa kababaang loob na pinagkaloob sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Kristisus. Lord, na hindi, tulungan mo kami na hindi mo kami, hindi kami pa yung madaya sa lahat ng strategy ni Satan, Ginoo, Panginoon, sapagkat siya rin po, Panginoon, ay gumagamit ng salita mo, O God, upang takpan ang kahihiyan na nasa kanya. At ito po, Panginoon, ginagawa ng Diablo sa amin. Kaya, O Diyos, huwag mong pahintulot, Lord, na ilan ka sa amin dito, O Diyos, ay mawi ni Satan. Bagkos, Lord, mabuban mo ng banal na dugo ni Kristus ang bawat isa sa amin upang sa gayon walang gawa ng kaaway na makakadikta sa amin kundi sa biyaya lang ng iyong bugtong anak si Kristus at ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po. Purihin ka, O Diyos, na ang banal na salita namin narinig ngayon, hindi po ito, Lord, magiging walang kabuluhan, kundi ito'y magiging buhay at mabisa at sa matatag na sandigan namin. In Jesus' mighty name. Amen. Sa tinawag ni ko, sa tanahan na
buhay. Mingo na pulong sa Ginoo ang gusto sa Dios sa iyang mga pagsisimba. Ginoo, kinsa ang mahimong makasulod sa imong templo? Kinsa ang mahimong makapuyo dito sa imong balaang buntot? Ang tubag sa Ginoo, ang tao nga nagkinabuhi, nga walay ikasaway o nagahimok sa makaroon. Tinuod o matinud-anon ang tanan niyang ginasulti. Dili siya magbutang-butang sa uban, o dili siya muhimo o musulti o gautan sa iyang isig katao. Alam ka niya, talamayon ang mga tao na akong gisalikway, apan ipalitli apan, ginapasidunggan niya ang mga nagatahod ka na. Inatuman gayod niya ang iyang saan, bisan pa kung malisod kini alam ka niya. Nagapautang siya na walay tubo, kung dili siya magawag o suborno sa testigo batok sa mga inosent. Ang tao na nagahimo ni mahimong kanunayang likon o dili matarong hantod sa mga tuwa. O kini ang pulong sa Ginoo na ito karoon na bangsa. Yatag ko sa atong pastor, Pastor Rian Lubisanya sa pagkampo, alang sa atong pinito. Napakaroon Ginoo sa dalan, nagapadong pili.
doon sila dili nga may kasiguruhan o Diyos. Dalay gun ka sa way katapusan. Salamat, salamat gayon bisang pa sa mensahe ni adlaw nga among pamatio. Salamat o Diyos, ikaw pakingsulti ka na mo. Pinagisi mong alagad o Diyos. Dalay gun ka sa way katapusan. Ang tanang pagpasidumog, ang tanang pagbayaw, ang tanang pagtuboy, imo lamang gayon o Diyos. Sa pangalan si mong anak na si Jesucristo nga mong Ginoo maluwas ang tanang mag-aimo. Amen. Praise the Lord once again. Maayong buntag na itong tanang mga kaigsunan diha sa Ginoo. No, welcome sa akong pagpanipahon sa makausa sa itong simbahan sa Jesus Lord Paul Gospel. Pinaluhan sa itong pinalagang pastor, Pastor Rian Lulusada. O karoon iksuon sa dilipakita nga ito sa itong mga pagkait sa Ginoo. Linya sa naging mong katapan ni Suon, yung balagsahan na magkita mo, dalayin ng Diyos, o mag-inus tayo sa kita ni Suon, no? Sa matagusa, at magkita ni Suon ang nalipay kong dako kay ikawaan niya. Kaya sa loob, alayin mo. Yeah.
salamat gyud Dios sa imong pagkamaayo ko. Salamat sa blessed kita kaayo tungod kay naa kita karon sa templo sa Ginoo. Kung ato inunduman igsuon sa hindi nato realize ang atong ginabuhi kay mamantay ibati. Pero sudli igsuon ang hospital yatoy gi oxygen, yatoy gisud paginhawa, yatoy gi nagsingit-singit kay yatoy namatay, no? Grabe kangilingi. Igsuon kita ni akita dinhi, gitagaan kita sa Ginoo. Kung may panlawas, itagaan kita sa Ginoo og kinabuhi na puno sa kaluwasan, pinaagi kang Kristo Jesus. Mao na igsoon ang hinungdan nga nung may akadini kay ang Diyos na higugma kanimo. Hindi gusto ang Diyos na may haagong kita sa impyerno na dito igsoon mag-ago ka, no? Wa na may adlaw dito. Puros namang gabi dito igsoon. Ngit-ngit niya dito igsoon. Na mag-agulo ka nga ito iksuon o mahinunduman mo niya sa dihang buhi pa ka. Iksuon, makaampo pa manoon ka dito sa impyerno, pero wala ito ba? Ang muduol ka nimo dito, mauna ang mga yawa. No? Mahinundum ka sa imong pastor, mahinundum ka sa imong iksuon na nagdasig ka nimo, mahinundum ka sa imong angkel, ang ante nimo, mga relatives nimo na nagdasig ka nimo na padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Apan wala ka mamati, o na igsuon na kanunay ang mensahe sa Dios pinaagi sa alagad sa Ginoo. Kanunay nagpahimangno ka nato, nagmaymay ka nato igsuon, no? Aron kita matul-id ang atong kasing-kasing, matul-id ang atong hunahuna diha sa Ginoo. Amin ba? Dalay mo ng Dios ug igsuon sa dili pa kita mamati sa pulong sa Ginoo, akong gihanyo ang atong igsuon, Brad Argyle, sa pag-awit nini alang sa espesyal na ayon Dios. Ay, muntas ka lang. Salamat sa Ginoo, igsuon, no? Eh, pinakadabis sa usaha ka sa lalo. Kung sa mga struggle ang kinabuhin nato, so, yaw si Lord to the rescue sa ato. So, nakawin ito is rescue. I need you, Jesus, come to my
niya sa Ginoo ang karong igsuon na tulatas sa pagpinaw sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Magandamang imong panunulan sa imong kasing-kasing na masabta nato ang mga pulong sa Ginoo karong puntaka. Hatag na ko sa alagad sa Diyos. May buntag, may iksyon. Amen. Salamat sa Ginoo. Paano ko makurat kung sa puwata na ako? Iwan sa nagkikita, maana. Ang diyong kapaw balito na bago pabutan ng iyugo, magdagandagan. Masayang mataang musiga, yan ako, mata na pikas. Praise the Lord. O, para ka na ako, iksyon, mangayaw ko ng katawaran, may buntag kanyang tanan. Amen. Salamat sa Ginoo. Ang pagpangalagad na ako balay ko na lahul tayo dyan. Amen. Amen. Ang pagpangalagad, iso ni Kenz Kabuan na hantong maulit si Jesus. Manigid ato, ipaawot ang pagbalik sa Ginoo. Ang ipangayo sa Ginoo, makaplagan ko at ikaw nga magmapailubon ka na nga. Sa diha nga, magkinabuhin ka sa pagkampan. Pailobo, ibubuko ang kasakitan o luwasod ko ikaw. Amen? Amen. Tama't sa Gino. Naya ko ang announcement gamay, meron din nga, ang ato mga schedule sa Sunday, ang Sunday school na ako, 7:30 to 8:30. O, 7:30, dapat, 6:45, hindi ka na kita sa ato panimalay. O ba? O, o di ba yan? 7:45 ang buhay pa sa hon. Niyan na. Pero magkakampong kita sa Sunday school, no? Labi tayo sa Sunday school, Pastor Arnold. Ako nga eh, ilapasan na ako pagpati kayo. Kaya niya natubig kasing-kasing dapat kinanalabit mapuno ng Espiritu sa kalasi. Amen ba? Amen. Nya divine worship na to 8:30 to 10. Wala na langan sa mag 11 o'clock gawas na kita. Amen. Ngayon, tapos na itong servisyo, adunay ako short meeting. Yaulong ha? Short. Amen. Amen. Ay, puno na isang adunay meeting mo ni Pastor. Amen. For the glory of God in an hour. This good school natin. Amen. Ang mabinititid ni Inig Soon, number one si Lord, do kita. Di kita maglagan, maminaw kita sa pulo, sa Diyos, malindog kita ang tanan. Ako'y una pagbasa ka mo ikaduha. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 9. Verse 1 lagi mo, mga Soon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pakigsulti sa mga tao na taong espirituhanon. Tinanggal na makigsulti ako kanyo ingon ng mga kalibutan o mga masusupa kang masusupa sa Kristohanon pagbuo. Kaya nagkinabuhin magyapong kamo ingon ng mga tao ng kalibutanon. Kaya dili ba ang inyong kasina ang panagbingkil nagpailaman ng kalibutanon gyapong kamo o nagsubay na inyong dalana? Kaya sa ating ngayon, lapit ako kang Pablo o kaluan ngayon, lapit ako kang Apulos. Hindi ba sama na kamo sa mga kalibutanon? Kay kinsa magun si Apolos o kinsa ba si Pablo, kami mga sulugong lamang sa Diyos na nag-agap kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa ka namong nagtuman sa gipabuhat sa Diyos. Ako ang nagbuga sa bindi, si Apolos ang nagbisig sa tanong, apaan ang Diyos mao ang pagtuo ko ninyo?
Dili importante ang nagpugas o ang nagdisibis, kundi ang Diyos kay siya man ang nagpatubo sa tanong. Amen. Walay kalahina ang nagpugas at nagdisibis. Gantihan sa Diyos ang matag-usa kanila. Sumala sa iyang nahimo. Dungaran ta. Kay sa Diyos kami isip ka magbubuha o kamo o magbubuhan sa Diyos. Pagkampok kita, Amahan na nasa langit, nila kami na ikaw ang Diyos na buhi na nagkontrolar sa among kinabuhi. Amen. Ikaw Ginoo naghimo kanamo aron mahimo kami sa imong atubangan. Nahimo kami nga magtutuo nga tinuod kanimo tuod kay nasaptan na ang kamaturan nga pinagi kang Hesus makapatong kami kinabuhi away katapusan. Amen. Lord God, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo ablihi ang among huna-huna o kasirakasin. Aron nga doon na kami mabalong inig-ulit na mo sa aming panimalay. Salamat Lord, idihog mo kami. Way gahong sa kangit-ngit ka makatandog sa aming huna-huna o kasirakasin. By the power of the name of Jesus. Mahimo kaming gawas nun sa inyong atubangan. Busin ka ang spirit sa demonyo. Pisakon sa ka na magsamok sa anak sa Diyos. Huwag ka na'y labot sa among kinabuhi kay ipalit kami sa sakadugo na gamhanan na gikan sa langit na dugo. In Jesus' name we pray o kining imong alagad, gamita inong nga epektibo or namot masaptan ang imong mensahe kung kinsa kami sa imong katuwangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipod kitang kanang iksoon. Natay ti maiksoon na nagingon, three kinds of man. Tulo ka klase na tao. Ang atong nailan sa tao nga siya gwapo, siya gwapa, siya makalihok, makabuhat, makasunti, makakaon, bisag-unsa. Hindi nailan sa tao na siya gamayon, siya taason, siya tambukon, siya niwangon. Pero sa kasulatan ng sunti nga adunay tulo ka klase ang tao sa pananaw sa Diyos na naka-record sa Biblia. Naka-record sa tulo ka klase ang tao. Ang dalawa, itawag kini natural man. Ang ikaduha, itawag kini carnal man. Ang ikatulo, spiritual man. Amen. Tulo ka klase ang tao na isgutan sa kasulatan. Unsa ang natural? Unsa ang natural na tao? Usa ka tao nga nagpakabuhi sa kalibutan nga walay tinuod nga relasyon sa Diyos. Wa siya manginlabot unsa sa Diyos ayang kinabuhi. Para kaniya igsoon, basta kaya buhi ako ya kakaon, ya kainom, ya katug, ya kapiran habon, tapos. Para na sa mga natural man. Para kaniya ang butang espiritual o sa kinikabinuang o walay kapuslanan na alam kaniya. Para sa natural man. May kapuslanan, binuang ito. Kalangan-langan na ako, trabaho, gandali na ako, babay na ay kamo. Wala. Unang Korintos 14, muna nga itong mabasa sa natural man. Apan ang tao nga wala pagbatong sa Espiritu sa Diyos, dili makadawat sa mga kasa nga gikan sa Espiritu sa Diyos. Dili gid siya makasabot nini o binuang kinialang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Ara sa natural man, binuang ni mo'y kapuslanan, usik-usik ng panahon. Hello? Nama siya yung iba ng mga natural man. Kung simba ko, ano? Hulugan ako, iskasako na bukas. Dungog ka muli ang iso. O no, masumpa na ako problema. Kumusimba ako. O na ay pag-una-una sa mga tao na natural. Para kaniya, yang ipangita kung asa siya matagbaw, asa siya malipay, o asa siya mabusog. Natural man ha. O na iyang motibo. Para kaniya, asa siya matagbaw, asa siya malimpay,
ug asa siya mapusok. Kini na mga tao so may pinta sa tubangan sa Diyos, bisan pa ang Diyos nagkatagpinan sa kinabuhi. Pero ilang-ilang ang nagkatagpinan sa kinabuhi. Ang ginhawa mo iyakap kanila sa Diyos. Mga panalangin na iyan na kung wala ilha na kanagpikap sa Diyos. Kung saan huna-una nila, pagtagbaw, paglipay, pagbusog. Pilipos 3:19, mo rin nga itong mabasa. Para sa natural man. Musangkok bait sila sa kalaglagan. In other words, in the Bible, musangkok bait sila sa eterno. Ang ilang gipakadiyos mao ang ilang lawas nung kaidibgon. Ug nagpasigano sila sa angay unta ilang ikaulaw. Ug naghuna-una lamang sila sa pambutang niting kalibutan. Hindi na gayo. Hello? Ayon sila magdato. Ayon sila magkatsakpa. Hello? Ayon sila makatrabaho, ayon dapit kita mabusog, yung gagawin nila panuna-una sa mga natural man. Oh, ilang Diyos, mao ah, ilang tiyan. Hello, yung pagkamo? Yeah. Only sa mga natural man. Oh. Ang ilang lawas kong kaibigong nagpasigago sila sa angay at ilang ikaulaw. Ug naghuna-huna lamang sila sa mga butang ng kalibutan. Dayon, naging tumod kay wala siya ay koneksyon sa Diyos, nahimo siya makaaway sa Diyos. Kaaway. Atong basahon ng sunan sa Tiago 4:4. Mga maluibon, wala pa kumasayon ang pagpakigala sa kalibutan, may pagpakigaway sa Diyos. Kay katungkot makikigala sa kalibutan, nakikaaway sa Diyos. Amen? Dami-dami premium kahilayan. First God, manay ang tumang. Kung 1:4-5, ang tutsasayos. 1 John chapter 4, verse 5-6. Nagisgot sila may tungod sa mabutan sa kalibutan. O namati kanila ang kalibutan kay sila iyaman sa kalibutan. Mga tao kalibutan ron, iksong pagtapok-tapok nilipin na huwag ay pulong sa Diyos. Ang ilang isgutan ay napikit ang muswag. Kung sa itinig na muswag kita sa ako ni Gusto. Nung sa ibutan kalibutan, dito ka pala ang pre. Kami na ang inyong kagamitin. Basta kay tulong kakis na bir. One time, isunggan pa lang ng 5 years. 5 years was 14 years. 5 years. Nag-isgot sila na ito sa mabutan sa kalibutan. O namati kanila ang kalibutan kay sila iyaman sa kalibutan. Sinsulti ni Juan, verse 6. Apang kita iya sa Diyos. O ang nakaila sa Diyos, mamati ka na ito. Dino ba? Mamati ka na ito. Ang nakaila sa Diyos. Apang ang dili iya sa Diyos, dili gayod mamati ka na ito. Pailan mo sa, madisen mo sa ang taong sultihan mo kung iya sa Diyos. Kaya witness ang iyong espiritu. Ay natawa na may pagkakarnero ho gayod. Walang pag-iing makasabot. Pinaginin yung mailan na ito ang espiritu nga nagtudlo sa matuod o ang espiritu nga nagtudlo o baka. Hello? Pero gayod na the devil, Satan, is the God of this world. God of this world, si Satanas. Dos Corinto 4:4, nag-isot Pilipos, Ephesians chapter 2, verse 2, at to chapter 3. At to kita iksoon sa ginatawag kung sa ang carnal man. Carnal man, unod-unod na tao. O sa katawa nga nag-alagad sa Diyos, pero nagpabili ng tawhanon o unod nun na pagbati. They are controlled by emotion, not by the Spirit of God or Word of God. Control sila silang pagbati. Roma 8:6-8, mauni ang mga tao na nangalagad sa Diyos na gikontrol gyapon sa pagbati. Ang paghuna-una, kanunay sa mga butang na tawanon, musangpot sa kamatayon. Apan ang panghunauna kanunay sa mga butang espirituanon, musangpot sa kinabuhi o kalinaw. Dino ba?
Praise God. Next verse. Kung sa kaaway sa ito sa tao ng kanon ay nagunaw na sa mga butaw na tawaron. Kadilig man siya mutuman sa balaod sa Diyos. Kung diligid siya, makatuman hindi. Amen ba? Verse 8. Ang tao na nagkinawi, sumala sa tawaron, kinaiya, dili gayon maka pahiwoot sa Diyos. E gayon, isang panagsimba ka na ng kalagad, wala kay kumong pagkumitak sa inyong kinahuwi sa Ginoo. Ligbalik sa Ginoo, bilin ka gayon. Ano man, karnal man ka, unod-unod ka na pagkatao, bisan na lagad ka na sa Diyos. No? Mas naon pa ni mo ni magkakagal ng kaysa, mula doon sa Diyos. O na yung prinsipyo sa mga tao ng karnal man. Oh. Gusto nila, ang ikadawa, ang karnal man, mga tao sila na dili pagkadawat sa mga mensahe ng mga magahi, magahi na mensahe, kung sa mga magahi, sama sa pagbadlok o pagsaway. Dili sila magkadawat ng mga magahi na pagkaon na espiritual. Masaway na, mabadlong na, labi ng pastor yung madlong kasaway, ang kinaiya ng tao. Paano na yun? Hello, yung pagka mo? Buti pasabot, hindi makadawat sila iksoon sa pagpadong pagsaway. Gusto nila ka ng mga mensahe na hapuha. Hello? Hinapuha na mensahe o katawanan. Ngayon ganahan nila. Kung sa inyo namatan ng mga Kristohan, kumanggawa sa simbahan at yung kasugat nila na pagkasimbahan, nukulos na niyo simbahan. Ay, bumibuhi ka po. Katawa na niya ngayon. At tagay, kay hihun na niya kung nasiging katawa. Ganahan sila yun na mga mensahe. Matod pa sa Luz Timoteo 4.3, nag-ingon na mangita sila yung mga magtutulog na magkapahumo, magkapahukuha sa ilang tingkoy. You know? Ganahan sila na po. O katawanan ng mensahe. Buti pasukot ka ng mga pagkaon na humo o ilinon sama sa gatas at ilagayot na himo na ayala magay pastor ha pagwali at din po nasimbahan na yun at ang pastor ay may pagwali pastor niya mga masakit ha gugma natin may niwali gugma gugma sa Diyos ayaw gayon pagwali yun mga mabuka kay mga bakslay niling kadaganan huwag kayo ng pastor itaw. Ang tumresign ng pastor kaya sa gayon magkakapuan. Kapag ano? Amen. Oh, uno po dito, twist. Uno, nasa twist. Gatas gabi ang gusto nila ng mga humok na pagkaon o ilim na sama sa gatas. Mag-iso, hindi liya kumakasulti ka ninyo sama sa akong pagpakikusulti sa mga tao na taong espirituhanon. Kinanggan makikusulti ako ka ninyo ingon ng mga kalibutanon o mga masusupa sa Kristohanong pagtuo. Yaw, yaw nga masuso. Ang ganahan ka, ikaw, ginikanan. Ganahan ka, magduya na nimo na, may diayos na, magduyan na itong 20 anyos. Ha? Gita-gita po ng sundak, itas-tasan po pisis na may pusga. Hello, yaw pa ka mo? Amen. Dili siya gusto. Ah. Alam na niya. Paya na kayo. Ito na lang ay. Oh no. Alam na doon ah. Kinagal nga makinsulti ako kanino ingon ng mga kalibutan o mga masusupa sa Kristo ng pagtuo. Kini na mga buti pa sa buti pa ng mga kahinal ng mga tao. Ha? Dili siya gusto mga magahi. Di ba makakaunin ng karinaw yung mga gahit pa na pagkalauya, kinalauya ang minuto, 2 to 3 hours. Hello, yung mga mo? Oo nga yung paglauya ng one hour, dahil higit na sila ganaan. Bukit-bukit na nila kinaliba. Hello, ang nabata ba dito, pagkakulong magahit, magbukit-bukit na dahil. Tinanggal na makinsulti kung kanyang ingot ng mga kalibutanong o mga masusupa sa Kristohan ng Pagpo. Hello, yung pagkamong mone ang kinaiya sa mga carnal man. Ang kaganahan pagayod sa mga carnal man, dapig-dapig. Hello, yung pagkamong?
dalig-dalig. Pagka mahiubos ang usa, ang satudo ang tanan. Ang satudo ang tanan. Buti pa sa mo, dingin dalig-dalig. Ang barka na na pagpangalagan, mahiubos ang usa. Musubilo ng usa niya niya, usang ulaba ng usa, ulaba na yung grupo. Hawas. Ang satudo. Diyan pa naman? Karnal man. Dalawa. Karnal man. Benang bagitis Biblia. Ang satudo ang tanan. 1 Corinto 3:4 hanggang sa libing. 1 Corinto 3:4 hanggang sa libing. Kaya kung usap ka ninyo, mahimon, dati ako kang Pablo. Ang uban mahimon, dati ako kang Apolos. Dilipasama ka mo sa mga kalibutan. Ang simbar, pagkabila ng politika, ini gugma, ini ahupung. So, sa ito pa simbar niya, division. Mato pa ni Jesus, ako sa kapanimalay na mabahin siya ang kaugalingon. Kanang na kapanimalay, hindi na mudugay ang katapusan, mabungkag, mabuba, kanang na kapanimalay. Ang gingharian na mabahin siya ang kaugalingon, hindi niya po makabaroon. Ang katapusan, mabungkag kining akita. Usang pagpangalag, pangalagad sa Diyos, dili ko barkada, individual. O abot ako sa dili, madugay, magdalas, ipamalos, matag-usap. O may nung matag-barkada, matag-pamilya, matag-church, wala, matag-usap. Nga nung matag-usap man, itagaan sa Diyos o dagong importansya ang inyong paking relasyon. Individually, matag-usap. Tawa mong yung mga nabiyan sa eskulahan, grupo-grupo, palitaw na nila sa ID. O sabi mo dahil ang what? Pagkawal mo sa ito, kasayot ng imo grammar. Hello, yung abag mo? O sabi ni, dapig-dapig, dugay na yung bayan, hita mo. Ako dapig ni Pablo, ako dapig ni Apolos. Ay, kung ilabot ko kaliyo, kaalim ko ka ng Apolos. Dagsak ng taga-Apolos, kaalim ko ni Pablo. Ayaw pagbigil na bukag na pinig, mabili na ayaw. Yan ang mga mo. Hello. Amen. Yan ang mga gahigahe ay inihinitsahin ko kanina. Hello. Dirito ko ang gatas. Magkahigahe. Kuha ka kanino na ano. Amen ba? So, next verse. Kay kinsa ba good si Apolos? O kinsa ba si Pablo? Kami mga sugugun lamang sa Diyos na nag-aaga ka ninyo sa pagpuro. Ang trabaho na ako, sanisto teacher, pastor, evangelist, apostolis, biaaga ka mo sa pagtuo. Way tinood na alagad sa Diyos na mabuha, bukod ang grupo. Ang katunggana na mo, likuro na mo paglawas sa Diyo. Huwag pa rin ako magwali mag-ingon, mag-away ka mo. Bantay, libag-liba kang isa, awaya isa, ayaw pagtutukin, ayaw pagtanaw. Huwag rin ako magwali, sukat na sa ako pagkakalit. Kami mga sulugon lamang sa Diyos na nag-aagap ka ninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa ka namo, nagtuman sa ipabuhat sa Diyos. Muna'y papil sa mga alagad sa Diyos. Next. Ako ang nagpuga sa binhe. Madam Prego sa Pablo. Si Apolos ang nagbisili sa tanong. Apan ang Diyos mao ang nagpagubo. Kung nakabatol kami, tubo ka na sa kaalam. Nagkahantong ka na sa pagpangalagad sa Diyos. Dili trabaho ni Pastor Rosada. Dili trabaho ni Arnold. Dili trabaho sa Diyos. Namutubo ka sa pagpangalagad sa Diyos. Namahimok ka ang Father of Faith sa uwan na madalano sa pagkamatapot ng Diyos. Sa talihok, son. Dili importante ang nagpugas o ang nagdisibis.
kundi ang Diyos kay siya mga nagpaturo sa tanong. Kita mo yung mga tanong. Amen. Praise God. Hallelujah. O ba mga carnal people, mga ulog-nod na mga tao, wala'y paglaong ulo na sa ginalihan sa Diyos. O, dito na. Inura ka surata. Isa ko sa amin mong kisi-kisi, God, unod nun gabo ng imong panguna-una, suon, wag gabo. Salta iksukin ng mga tao na tawhan ng kinaya, uunod nun ang pagbati. Galasya, basa ko kita sa Galasya, siguro si Noemi, sa iyong kaayong pag-ila sa buhat sa tawhan ng kinaya, makita kininya sa lawayon na pakikilawas, hugaw, o hilas ng mga buhat. Next, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang, ini Diyos-Diyos, di lamang ilarawan na imong ilugan. Mahimo, na di ko kasimba, ito imo labunon. Ang labunon mo, Diyos-Diyos na. Ang kwarta, mas gipalibdi mo ang kwarta kaysa sa Ginoo, kundi pasabot ng kwarta mo na imong Diyos-Diyos sa Ginoo. Pero nga rin kita sa pulong sa Diyos na doon ang Ginoo, salamit kung bulawan ako na di mo natin. So doon na, ako'y takihang sa tanan. Uy ato, sinusaya tao ka ninyo, kadako na milagro ko na doon ay mga tao na nag-underwear na daan. Ha? Na, wala na, inundan na daan ang puso. Wala. Mga isoon sa Ginoo, kitang tanan, we are naked in the sight of the Lord. Kubo kitang tanan. Huwag niya ang ikapresentar, huwag niya ikapasikap ko. Amen. Praise God. Huwag niya ikapasikap ko sa Ginoo. Kung unsa man kita karon, that is the work of the Lord sa akin kinabuhi. Trabaho ni sa Ginoo ka na to. Na ikaw na ipunyana, na professional ka, nakapatong kang bahandi, ka na trabaho sa Ginoo para ka. Pero, ayunin mo, Diyos, ang mga butangan na atanin mo. Mga lakot kita, tinuod, buhit na Diyos na nasa langit. Amen. Na magsukat sa pulong sa Diyos. Ang pagkituuan. Hello, yan pa kamo. Amen. Verse 20, ingon man sa pagsimbag mo sa Diyos o sa pagpamarang. Sa'yo na po ng tao na yaungin sa Ginoo, yung pagpamarang, wala na yaungin. So, makita usap kini sa pagdinumtanay. Buhat niya akong kini sa karnal man. Dinumtanay. Pagbikil-bikil. Bikil-bikilon mo niyo si katalo. Sa kasina. Yung hatpo sa kasulatan ng kasina na mo ay hinungdan sa pagkahakog. Hello? Diyos-Diyos, Gabon. Sa kapungot. Ay mga tao, tinipungot. Sultipungot. Ha? Kakita ko ninyo, next song, alinit din nila, yung pagkasulti, alinit, pumot. Tungkay ang kabuyo, siya kasing-kasing, na i-evil spirit, nag-control ka niya. Kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, ang karnaruman siya, ang cause, the great cause of division. Oh. Kaya kung yun ang mga tawana, spiritual pa na mga tao. Tili maghimo ng division. Ito niya kita niya ang katumba na discouraged. Yalipuno. Yasigo. Tambaga. Hello? Praise God. Hindi maglawan mga tao spiritual mana. Padayon sa'yo ng pagka-discourage. Panalangin ang ikaw sa Diyos. Hello? Yan pa kamo? Huwag mo ingunig soon. Verse 21. Oo, pasan tumatapos magbasa mo, ato na yung taposo na isa. Makita ko sa kini, pag dinugtanay, pag bingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahako, sa pagkabahibahi. Division. Next, 21. Uri yung lugdangan. Pagkamasinahon, pagkapalahubog, ay, hindi lamang nga daw. Yung mga karnal man, sa ikay po yung may pagayon na ni ng hidyo. Ako lamang yung minor. Ah. Pagkapalahubo,
pagka mapatuyangon sa lawas ng kaibog o ubang pang mga butang na sama niini. Busa, asinan-an ko kamo karon sa akong gihimo kalihato ang magbuhat niining mga butang walay dapit sa ginhalian sa Diyos. Ayaw pasto pagukong o ako magukong pulong sa Diyos na gukong na nakabuhat ng mga butang walay dapit sa ginhalian sa Diyos. Ayaw. Kung sa katong nanang nadiskurahe, magkapo ko sa Ginoong gamitong kauna. Arimahin siya. Amen ba? Kapag mo? At to kita sa last spiritual man. Sa Bible o kasulatan, may mga tao na gitawag espirituhan ng tao. Hindi basta-basta na. Una, natural man, carnal man, spiritual man. Tulod na may kaklase ang tao sa Bible, sa kasulatan. At to kita sa spiritual man. 1 Corinto 2.15 at 16 atong basaho. 1 Corinto 2.15 atong 16. Ang taong espirituano, makatugkad sa bilin sa tanang butang, apan wala'y makahukog ganit. Makita nila ang akong kagamay na tao, ang akong pagkaliwang na tao. Hukman ako nila, pero hindi. Mas ako makahukong kanila kung kinsa sila tumanod sa Diyos. Hello? Makatukad sa bilis sa tanang butang in all things. Apan wala'y makahukong kanila. Verse 16. Sumala sa gisulti sa kasulatan. Kinsa'y nahimbalo sa unang-unang sa Ginoo. Kinsa'y makatambag kanila. Apan nabatunan nato ang salabutan ng Kristo. Kanusa mo abot ang salabutan ni Kristo kanimo sa liha na gidawat mo ang prinsipyo pagtudlok ni Ginoong Isos. Ingon si Ginoong Isos sa 8:21 sa Juan. Giatubang niya pagkapanon sa mga tao na nagsunod kanina. Kung kamo pabilin sa akong mga pagtulunan, kamo gayon ang akong mga tinutan. May walang kamus kamaturan, kung ang kamaturan, magkatag ganyan kagawasan. Ang mga tao na ikapatunog sa labutan ni Kristo, mga tao na kumitin, dedicated na ito sa Diyos. Kumitin, dedicated na ito sa Diyos. Yabag mo. Ang tao espirituhanon o sa katao na nagkinabuhi sa kamaturan. Bantay ha, ang taong espirituhanon na kinabuhi sa kamatuuran. Nga mao ang mga pulong sa Diyos. O diha nakita o nasinati ang pagkabago sa Ginoo. Sa diyan nga tulon mo na ang pagtulong ni Ginoong Isos, mapag-ubil na niyong kinabuhi. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become you. Mabag-ugin ang tao. Basta sundot mo ang pagtulungan ng Ginoong Isus. Dating tinuloy, kasi kita magsundot din na. Kasi ato man yung mga ritual na sundot tayong katakaran ng siwa. Wala. Ang pinag-usapan dito, mga kapatid, Word of God. Amen. Sakto. Ano? Mahal ko mga sundot ng pastoral mo. Bago ginaresulta. Number one, kung spiritual man ka. Kini sila ng mga tao may tinuod na kalipay o kadasig pinasalikan sa tinuod na pagsalig sa Diyo. Gawin nila kadasig, kalipay. Ang balita na gano'ng kasulatan, kamang mga hangtong na sa pagtuo, tambagi katong mga maluyahon. Amen? Tambagi, pero pagbantay. Pasipun niya, ikaw madahig nila. Kasi madakaw na niyong ginawa sa Bible na hip-hip. Kapag mo na hip-hip, lagay ba? Lagyan mo, bigyan mo, na,
Siya na ka din eh, Bernardo. Oo. Yan ay, pay ka mo, tali mo. Isipin ko eh, talaw. Italib na ng dahonan sa akin. Gita ko yan sa Bible, hip-hip. Salay na pagkasunti, palakasan. Palakasan. You know what? Kung manabaho ka po ng mga plight of trabaho, nagtunan ang Bible. That igasa ang gobernador o mga dagkotao. That igasa. Kung gusto ka sa sayon, kasayon sa imong katuyuan sa mga punuan, that is igasa. You know? Eh sa pagdanan yung gasa na galuhan ng mata ng litso nun. Yan yung itong nabalipo, kaubo-ubo. Gabi tayo at sipon sa iyo. Walang nga si Governor. Uno sa inin. Ibo na kita, Senor Villar, uno sa inin. Pagkawasa! Uno ni pagdai ng sipon! Yan yung itong nabalipo. Litsono! Ito ay nanimal ka. Ibo ko kang gumagsulti alam sa ginaplowering words. Hindi sila mga tao na may tinuod na kalipay o kadasi, pinasaligan sa tinuod na pagsalig sa Ginoo. Hallelujah. Ang pagsalig sa Ginoo, iksoon. Bisag up and down pag kinabuhi mo. Timamiti ang pagsalig mo na buhi ang Diyos ngayon. Wa mag-ingon pag-abot sa daon ng inyong kawa ng Diyos na Asya. At yung kanta kayo na, isang kunong panahon siya at mga problema pero naasin na maduon mo. Kalimutan ko sa ito nga pagkasulti sa English mo na ito na. Ang ikalawa, kini sila makadawat sa isang unsa na sitwasyon sa kinabuhi. Ang espiritual na tao makadawat and everything. Nagilong kasulatan, pasalamatin ninyo ang Diyos. Bisag unsay mudangat ka ninyo. Yung word of bisag unsay mudangat, maayo man, dili maayo. Andang siya pagdawa. Ang Biblia na ginong, all things work together for good to them that love God. Ang tanang butang ikaayo kanila na ito. Kini nga mga prinsipyo that is a spiritual man, spiritual na tao. Kini sila makadawat sa isang unsang na sitwasyon sa kinabuhi. Pilipos 4:11 at sa 13. Wala akong magpasabot na nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan. Kay nakaunan ko ang pagkatakbaw sa isang unsay aniya ka na ako. Pundo kita na na. Yang gamay, yang dako, takbaw na para sa tao na nakasabot sa Ginoo. Mga tao espiritual, gamay kong dako. Satisfied na siya. Amen. Di siya magbagot-bot sa kananan. Kung may suna. Lord, salamat. Di siya naman may suna. Kanundakan. Asin. Pero makapasalamat siya sa Ginoo. Salamat o Diyos, ang mga tao din makasabot sa akong kahintang. O Panlord, nakasabot ka. Amen? Amen. Yan ka mo? Amen. Verse 12. Na sinati ko ang pagpuyo niya sa kawadun. Ug sa kamugaway. Di natin kamugaway. Ngunit ni mabihala sa kita ng Diyos. Kalisubi kami ng kahintangan ako. Ay, mangundang lahat kita ka rin ba? Pahuway kita. Ngunit wali ni pastor. Pero ang taong espiritual, ingon siya, diyan sa kawat o kamugaway, totally accepted niya. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahintang sa kinabuhi, sa kabusog, o sa kagutom, o sa kamugaway, o sa kawat. Napaka mo?
ang makahimo din ng mga tao na luto na sa Ginoo. Kung gagamit akong pulong na luto na yung hilaw na Kristohano, luto, ha? Ataya, ikaw siya, nakatungan ko na ang pag-atubang sa bisan kung saan kahintan sa kinabuhi, sa kabusog, o sa kagutong, o sa kamugaway, o sa kawatong. Dusi ka eh, kamagsuol. 1968-69, kaming gutong. Lungsod sa tago, alin kami sa kinuligtasan. Isikalit siya ng bugas, lugaw, bahino na. Tagtulong akong sakat. Basta ang kasunyan ng iya. Grabe na ang pagkantos. Ilagap kayo mo na o pangamapurman mo may sinisaka na nangilagay. Una-una, helicopter na ko nagbubo ng hilog. Mais, ito na panahon. Helicopter. Yung nagbaho ang masakan. Tungod sa hilog, nagtagad sa gobyerno through helicopter. Yung siya din eh, nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahintang sa kinabuhi, sa kabusog o sa kagutong o sa kamugaway o sa kawal. Adjustable ang tao, ang tinuod ng tao ng Yesu. Adjustable. Pipigang na bala. Adjustable na. Adjustable sister. Adjustable. Muna'y kahintang sa mga tao, espirituhan ng mga tao, maka-adjust sa kadagaya o kanihit. Pagkabusog o pagkagutong, mahimo ko pinintangan. Verse 13. May kalikun ako sa pagsagubang sa tangan tungod sa kahong maghihatag ka na ako ni Kristo. Kunwa si Kristo, di takasubay. Amen? Lalo man yung mga patyuno na Kristo anong sumasaw ng panahon, magkaampo nga eh. Pwede yung sumuga. Ikapo sa puste, iksoon, inributan ng mga kanan. Mga sagot dito na uga. O, mga dagami. Huwag pa sindihi. Yung Lord, nagkaampo ako galing mo. Sinatugisbutan ko na isunog. Amplihi ang una-una sa hari sa inang. Lucia. Pagkatapos niya po, sindihi. Kurog siya. Eh, yung pasta-pasta yung soo. Kainin ko. Doktor, patay siya. Tagsindi tao na magkampo, parang sumilit sa kapatayo. Ano ba? Ikso ang magtinga? Hallelujah. Gawa na yan po. Ago, nakapirin ago. Yabag ka mo? Para kanila ang mga kasakit o mga pag-antos o sa kapribiliyo niya sa pag-alagad sa Ginoo. Siya na ba ang pag-antos? Kasakit? Pribiliyo? Sa mga tao na nag-alagad sa Ginoo? Pasalamat. Yan. Bagong tuwing. Pasalamat kita ko sa Ginoo nga kung manatuwing ko ay pagsulay. Praise God. Para ka na ako ang ibulto daw ay pagsulay. Amen? Pero sama ka na ito ng mga normals sa pag-normal ng mga tao na hindi pagsulay. Pero para sa mga espirituhan ng mga tao, privileo niya na makaangkit siya sa mga pag-antos o kalisdanan di ha siya pag-alagad sa Ginoo. Magbasa kita. Yung mga pag-alaw. Amen. Filipos 1:28-29. O nga kamo, walay kalisan sa inyong mga kaaway, magpailaki nila, mapildi kayo sila, o mudaog kamo, kay ang Diyos may nag-atag kanyo ni inyo. Verse 29. Kay lihatagan kamo sa pribiliyo, di lamang sa pagtuog ang Kristo, kundi sa pag-antos sa tumulugalan kanya. Ika'y kutog na kita sa pagturo. Pagkabot sa pag-antos, itinay ka ang natong kialagad. Ang buwag kayo na kaniya.
Dili ko gayud ko ani mo itsura og rito. Si Jesus adili. Pero ikatulo nito mo, lang Daniel. Wow, okay lang Daniel. Tugtuga o ganang naman. Lumatag pa sa mga tao, inosintis sa Biblia. Itugot sa ginawang pagpahuwang kayo ni tugtuga o manan mo. Ano na gila pa ng sige? Itugtuga o ang mano, kay galimod si Pedro, kang ginawang Isus, di kay ni tugtuga o karong mamuwang kita. Napa mo? I-open, i-broad-minded, ano yung panunang na. Praise God. Busa, kay dihatagan ka mo sa pergiliyo, dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundi sa pag-antos sa tumulugahan ka niya. Amen ba? Para kanila, daw sana hiubad sila sa kamatayon ni Ginoong Isus dito sa Cruz. Ang kasakitan ni Ginoong Isus, pag-antos niya, lulugan siya, isumbagan niya naong tamparo siya ang pag-antos ni Kristo para sa mga espirituhan ng tao na hiubad sila sa pag-antos sa kamatayan ng Ginoong Jesus. Kusa sa Galacia 2:20, okay ang mabasa. Ilan siyang akuban kang Kristo dito sa cross. Kusa dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na nga ania kanako. Ilatsang ako sa cross, uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na nga ania kanako. O kinabuhi ko karon, nang ni Pablo, o kinabuhi ko karon. Sige na. Akong ikinabuhi niya sa akong pagtuo sa anak sa Diyos na nahigugma o nagtugyan siya ang kaugalingon alam ka na ako. Verse 21. Wala. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Sige mo ka sa verse 21. Okay. Basa. Gracia. Dos. Versículo 21. Sige. Sige. Peter. Wala po isa ituay ang gracia sa Diyos kay kon ang tao isipon sa Diyos nga matarong pinag sa balaod. Walay kapuslanan ang namatayo ni Kristo. Amen. Wag ko pagkiyasa ang gracia sa Diyos. Kung ang pagkamatarong nagsukat pa sa kasuguan, walay kapuslanan ang kamatayan ni Kristo. Amen? Amen. Praise God. Dalay ko ng alam sa Diyos. Ang ikalima, para kanila sa mga espiritual na tao, ilang dakong kalipay ang pagsuporta sa bulwato sa Diyos. Napa mo? Kalipay mo. Kita ko yung mga taong kalibutan, no? Ang dinispiras pa. Yamutan na ng pahumay kay Kristo sa pista. Tagpila ka sa akong pahumay, tagkinsin at sabay isakos. Kay gusto nila ng pista nila bunga. Dinispiras pa, sumunod ng tao. Kaagawang bunga-bunga kayo, na naman, yakapahumay. Kita naman Kristo aron, magkakay kita yung mag-aukon-ukon kung buloto ni Lord. Pagkat ako insulto yun sa mga tao sa Diyos. Kapag ako, mag-ukon-ukon kita. Abay kita maniin kung siya ay dako o hatag. Tingnanin ko dako na hatag. At isang taro palabuan na yun. Ay, ang amoy tanawag. Kung sa'yo na, sa'yo kasing-kasing. Yan tag sa iyo. Pero yung dawato sa Ginoo, ang kontribusyon, ang paghatag, pagtabang sa bulaton sa Diyos, di sa ito na, pumrihin lagi ko, di ako makahatag. Pabuta lamang, Brad, na madato ko, Brad, ako yung pagdupatanan. Na itong mga uting, ako yung dupatanan. Kung bulaton si Brad, ako tanan, pagkapo na madato ako.
Ano ba yung paghatag? Kapaabot pa kita na madato. Di kita makatag kung pupuli kita. Basa kita sa Bible, Ison, Los Corinto, 8:1-5. Sabta, mga Ison, but namo na masayod ka mo sa nahimo sa mga simbahan dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Diyos. Ato sa Ero ng taga Macedonia tungod sa grasya sa Diyos. Magsak ko na. Verse 2. Isulayan sila pagayong pinagi sa mga kalisdanan na ilang isang gubang. Apang ilang kalipay, labihan ka na ko. Ug tumod din eh, naghingapin ang ilang pagka ng gihatagon. Kaya mo? Imbis, imabot ba ka nilang kalisdanan? Mga tagos pa sila. Pero tanaw ko na. Sa ilang kalipay, labihan ka na ko. Tumod din eh, naghingapin ang ilang pagkamang mahinatagon. Bisan sila, mga kabos kayo. Kayo pa ba yun? Kabos kayo. Hello? Kumusta ka mo? Next verse. Magkapamatuod ako, mando pa rin po sa Pablo, na sumala sa ilang maarangan. Maarangan! Uglabaw pagaling ni Ana. Naghatag sila bigan sa kabalimong kabuhiyo. Kasi sila ay ito, chino, pagtungkuan na. Wala. Kabalimong kabuhiyo. Yan mga Kristohano na mga Hinandos. Kung gayon sa kinamblika na ois natin, puno na! Lamdanan natin, handos! Pagkandos yung kayo pag-iingat sa atin, mga patong sa mo. Kaya, wait mo, ingat sa lalilis na mo, start. Mga patong ka mo. Lamdanan na mga gamagbutan mo pa sa iyo. Rebel! Ibaligay din, Jake. Ipalit na start eh. Magkapamatuod ako na sumala sa ilang makarangan ang labaw pagani ni Ana naghatag sila dikan sa kaugalingong kabunod. Grabe. Kung gapas ang mataong kalibutan o nagkasiyahan sila ni San Vicente, ni San Vicente. Kay kapista sila. Baka at tungso ang nilitino ang tinuod ang akong gising pagkaroon ng Diyos. Amen! Next verse, verse 4. Nangiyo sila ka na mo, o gali, namugos. Nangiyo pa rin, o namugos. Namugos, natugutan sila sa pagtamang sa katawan sa Diyos dito sa Uriya. Yamugos pa rin. Gahatan na, yamugos pa. Grabe, Holy Spirit, no? Na naman, yailahan sa ginungain ng mga tao, tinuo, matuo, komitado, dedikado. At ba ang isang kami? Ang kalisod sa Odea, hindi sa masinod na. Grabe na mga tao ni Iso. Ngunit yung kagustuhan sa Ginoo, Biblia na yun, it is bigger to give than to receive. Hello? Amen. Kung yung bula lang ihatagal, Iso, mas bula ang naghatag. Gusto ko, ako hindi niya maghatag, hindi kaya ito pagtagal. Kaya gahatag nga niya kung hindi paralanginan ako sa Diyos. Amen. Amen. Next verse. Huwag ang gibuhat nila labo ang pagkaayaw kaysa among gipaabo. Tanawa, gapaabot ang mga apostol na makatabang sa iglesia sa Macedonia na yun na nil-expectation ang dalang 2,000 nil-expectation. Labo na siya mana, eh mabot pa nila ng 10,000. Huwag nila paabotan mo. O ang gibuhat nila labaw pagkaayaw kaysa among gipaabot. Una sa tanan, itong yanila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. O kunya, isip pagbuhat sa kabutong sa Diyos, gituman sa nila kami. Hello? Trabaho hindi sa mga tao, espirituhan. Hello? Para kanila, last, ang ilang dakong timuha, o buhit mapaglaon ang pagpaabot sa pagbalik sa Diyos. Welcome ka nun na nila ang Ginoo silang kasikas. Lord, balik na Ginoo.
di mo na din mo balik nila po sa inyo. Response ni Lord. Gusto din nato makita sa Tito 2:13-14. Inanglan imo ni ini ang atong pagkinabuhi. Kapag mo? Samta nagpaabot kita sa bulahang adlaw ng atong gilauma, inigpadayan na sa himaya sa atong gamahanan Diyos yung manuluwas na si Jesus Christ. Verse 14, itugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas ka na ito, ikat sa tanang pagkadautan. O paghimo ka na ito na putling katawahan na iyang aragay, katawahan na matinudaan sa pagbuhang ulma. Suklim ini iso. May appreciate exorcism. Pastor John, Apostolist John. Di ka mo basta-basta. Katawahan na matinudaan sa pagbuhat ko, mahal. Ikabuntagon ng soon, mag-isbutan ko, we are talking about the three kinds of man, natural man, carnal man, spiritual man. Ako hindi lain-lain, unay batasan ng intulog. Ako nasabta ng ikabuntagon na kung kutod na kita sa carnal man, pagbalik sa ginti kita ng anak Diyan. Amen. Adaptive rin sa Ginoong mga espiritual ng tao. Huwag ikaw na adlaw at makadungin ko niya kita rin ni isang eskular kita. Ditudloan kita sa mensahe sa pulong sa Diyos. Aron kita masangka o ang tao sa Diyos. Masinangkapan sa Diyos. Ang isaway ditudlo. Ang kasulatan ito ka sa Diyos aron pagsaway, pagmaglong, pagmatuto. Aron ang tao sa Diyos. Mahigpit o masinangkapan sa tanang. Amen ba? Amen. Spiritual man, the most required in the rapture with Jesus, glorious coming. Required an spiritual na tao. Kamuha ito. Huwag carnal man na ito. Lagi na, huwag natural man mo ito. Kaya natural man, may labot ang Diyos ay kinabuhin. Spiritual man. Gusto ba kita mga spiritual man na tao? Pagkatindog kita, kutang a ang imong kaugalingon, dahil hangyo ang ginuukot sa inyong kakuha. Ina siya ginoong Isus. Imo ako ginoong espirituhan ng tao. Pila ko ginoong magpapili ang ginoong akala. Lord, imo akong instrumento sa inang himaya o lumo sa taglagamahapot na ko sa inang Thank you.
sa mga ikapulong mga halong. Itong lukang tanan, kaya tingnan na
dagang tibuong ikabulong ato sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulay ako makita ninyo nga pihan ko ang malintana sa langit ug ibuong kaninyo sa malagayang gayod ang mga panalangin. Dili ko tubutan ng mga manap sa paglaglag sa inyong mga tanong aron ang inyong kaparasan mamumanundan. Unya ang katawan sa tanang kanasuran muingon gabunahan ko tungod kaya di ang inyong yuta mahimuman ng maayong dapat sa Diyan. Pasabot iksuon na blessed ang tao na magmahimuman ng Diyan sa Diyos. Praise the Lord. Kinsay makahatag Sister Nika sa mga paghahalan niya sa ginoanan sa amin. May gumpad mga iksuon ng mga tao. Awit din ato sa muna. Diha sa kundoy ng Diyos o kaya nilang awit ito. Salamat sa pribiliyo at kami nakahalap ng mga butang
magikan ra usab kanang kanimo kay ikaw man ang kaniya nga among kinabuhi. Usay palit na akong dagong matod na silungog kanimo. Gagin mo binibang atayin sa offering. I-bless mo ang kasing-kasing Ginoong Lord na nagkatutok na galantaw kanimo, Diyos. Na ikaw ang panalangin kayo. Lahat Ginoong Lord, isang pa Lord, ini mga buwang pang inalaminin para lang ginigilin niya ang mga buwang. Amen! Tabuli siya mong nagulong ako ang nagharang ginigilin mo. Amen! I-bless mo sila ng pamilya nito. Yes, Lord! Sa mga ganyan sa pangyay. Lord, thank you, Father, that you have opened the windows of heaven and pour out the blessing upon them. Yes. In the name of Jesus, thank you, Lord, na inuwin kinibuhat mo sa nakaharap ini. Na may pinyang ginulong na ginala ninyo. Amen. Para lang ini ang nagdala ninyo, Diyos. Yes, Lord. I-bless mo sila, Lord. Para lang inan mo sila. Para gano'n mo pa ang pinyang ginulong. Yes. Ilikay mo ginulong sa balap. Sakit sa tanong, pinupong ka kung pinupong na mga pinya, ito'y bandang imong kapag sa pagpanalangin. Pagpanalangin ito sa pagpanalangin. In Jesus' name, pinigtanan mo Diyos, ang tanang lumog, ang tanang himaya, ang tanang pagpasalamat. Imo na lang kayo mo Diyos! At pagpanalangin mo, salamat Ginoo. Lord, gusto mo matagusan ka namo, Lord. Huwag ka
namo Lord ang tibuok namong semana Lord na moabot Ginoo Lord. Dayto Lord mga bless Lord gawa protection ang tanan provision Lord na moabot sa among kinabuhi Ginoo. Kining tanan Lord among itugyan og isali diha namong sa ngalan sa among Ginoo sa Kristo Jesus. Amen. Mag-awit tayo sa Lord sa Ginoo. Salamat kay Lord. Hallelujah. Iusaha kami sa kumpang nagikang kanimo. Huwag ang Espiritu sa panag-iusa. Naway ang Espiritu sa pagkabahimbagin. Tukuti nga likulun mo kami, O Diyos. Arwapu ka na mga mong kaaway kina. Dalay mong kasaway katapusan. O karon ang kalinaw ni Jesucristo at dili ikakumparan sa kalibutan. Magpabilin kini nga buhit sa akong kasing-kasing mong kalaman. Huwag ang Espiritu Santo, magpabilin nga, magagaya ka na kung di kang karoon, hanggang sa walay katapusan, ang tanang magay mo. Amen. Iksuon sa mga hatag sa maong flower din sa Ginoo ang Napal family. Okay, galay mo rin yun. Iksuon, tanatong inyong pamina sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Okay, so salamat sa Ginoo. Iksuon, huwag ka rin iksuon at tulang kita sa atong meeting. Ihag-i-address ko ni sa ato ng pastor sa Nero Rosario.